Magandang hapon mga kabayan. Ngayon tayo ay naka-quarantine. Kaya magluluto tayo ng special na tuna collar. Panganang tuna. At ito, subukan natin. So unang-una, magpaparingas tayo na cooling. Kailangan well ventilated. Importante, pag paparingas ka ng uling, ilapat doon ng pantay-pantay. Lagyan natin ng lighter fluid, paligid. Sindihan. Lagyan natin ng lighter fluid para mas mabilis. At kayong umapoy na ang ating uling, hintayin natin mawala ang apoy. Pag-carry ay paypayan. Talaga akong magikero eh. Pero papakita ko sa inyo yung secret. 1, 2, 3! Mali ah. 1, 2, 3! Ano yun? Magic! Unang lutuin yung likod, yung paliskis. Mabilis lang naman itong iluto, kaya alalay lang. Tuna. Napakasarap. Sabi ni Dr. William, iwasan daw ang karne. Sabi niya lang yun. So, malapit nang maluto ang ating tuna, kaya ang advice ko sa inyo, ibantayan ito dahil minuto lamang ang itatagal ito bago maluto. Magsimula tayo doon sa kaliskis, lutuin mabuti, pagkayari ilipat natin doon sa laman. Okay? At sabi nga ni Dr. William, avoid meat, kaya ito, meron kaming liyempo pang iluluto. Para masaya ang buhay ng mga doktor, meron silang pasyente. Okay, wait for our cooking. Isa pa nga palang pro tip, ugaliing linisin ang grill kada maglalagay ng bagong karne o kada magbabaliktad ka ng karne. Dahil ang tutong ay pag nasunog na nasunog, sasama ito sa laman. Okay? Ayun, ay babalik rin na natin. Pero bago natin na ilapat ang karne, linisin muna natin ang grill para mas maganda ang luto. Ngayon ay pupwede natin ibalik ang tuna sa grill dahil ito ay malinis na. Tapos po ang ilang minuto at balik na rin natin. Tingnan natin kung ano ang itsura ng karne ng tuna. Perfect! Ay, sarap! Ito yung mga nakadikit sa grill. Ha? I-testing lang natin. Sarap ito pag may beer. So bawal tayo mag-inom eh. Kaya kain lang muna. Sarap! Sobra! Para talagang tatalo sa tuna cola. All time favorite. Para sa mga umiiwas sa karne, ito magandang alternatibo. Tuna cola. Halos pareha siya ng steak. Pero palagi ko mas masarap ito kasi hindi nakakasawa yung lasa. Hindi nakakusta. Okay. I think tapos na ang ating collar. Ilatag na natin ang liyempo. Ito ang itsura ng tapos ng tuna. Yung tuna ito, ready for consumption. Sarap. So tara na. Chipo ka na. Kahit na tuna. Sarap.
Sarap? Sarap. Sarap? Masarap. Masarap ba? Masarap, tulog. So mga kabayan, ngayon gagawa na tayo ng sausawa ng ating grilled tuna. Ingredients natin ay sibuyas, lemon o kalamansi kung meron man. At importante, silver swan. Hindi kikuma dahil ang silver swan medyo may kumping kumakalat. So perfect siya na combination ng lemon o kalamansi. Yun lang tatlo na yun. O kung gusto nyo mo medyo may kumping paras, lagyan natin ng sili. Pero okay na. So pagkatapos natin siyang pinuhin, ilalagay ulit natin siya dito sa garapon at lalagyan natin siya ng lemon at haluan natin siya ng soy sauce sa silver swan. So pagtimpla ng soy sauce, bahagyang-bahagya lang, konting-konti lamang. Basta magkaroon lang ng kulay, sapat na yun kasi medyo maalat itong soy sauce na ito. So, konting kulay lang. So, para magkaroon lang ng konting alat. At ang asin, tsaka yung alat, maghahalo siya. Yun ang masarap. Kasama pa yung katas ng sibuyas. Tumahan natin ng konti. Tama-tama. Ito na ang ating inihaw na tuna collar o panga at ang ating sausawan, sibuyas, toyo at lemon. Kain na! Tatlina. Tatlina. Kain na.